Hello, Gemini. I hope you're doing well. And this is your daily message for June 14. And this is for all Gemini, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. General reading ito, kaya hindi ito magre-resonate sa lahat. Kunin nyo lang po kung ano yung sasakto sa inyong sitwasyon. At maraming salamat po sa inyong mga comments at sa inyong pag-subscribe sa ating channel. Thank you for your support. Kung bago kayo rito, welcome po sa ating channel. At kung hindi pa po kayo nakakapag-subscribe, subscribe na po kayo para updated kayo sa mga readings. Thank you. Naway lagi kayong safe at healthy lamang. Yun ang aking dasal para sa lahat. So, we have the Six of Visions. Ayan. So, ang iba sa inyo dito, Gemini, may travel plans. Okay? Maaring yung travel na to is related sa travel na pa-uwi, no? Because you want to visit your family. Maaring nagtatrabaho kayo abroad or maaring nagtatrabaho kayo na malayo sa pamilya, you know, and bakasyon nyo. Kaya siguro uuwi ang iba sa inyo for the reason na siguro matagal na kayong hindi nakaka-uwi, matagal na kayong hindi nakakapabisita, no, nakakabisita sa pamilya. Maari din ang iba sa inyo dito, siguro you're a parent and may anak kayong gagraduate siguro, kaya talagang uuwi kayo because you know that is achievement bilang isang magulang, 'di ba? Na magtatapos na yung pinapag-aral, no? Parang trophy ninyo 'yan eh sa mga magulang. Kaya maaring 'yun ang dahilan kung bakit uuwi ang iba sa inyo dito, you know? Because you want to celebrate that achievement ninyo at ng achievement din ng inyong anak 'yan. And for others of you siguro finished contract na ang iba sa inyo dito. Kaya nakatakda na talaga kayong umuwi, no? And for whatever reason dito ng inyong pag-uwi, I feel na naghahanda na kayo at excited kayo sa pag-uwi, no? Excited kayo sa pag-uwi, pinaghahandaan ninyo ang pag-uwi. Maaring ngayon, sinusulat na siguro ninyo ngayon ang itinerary ninyo sa inyong pag-uwi. Kasi syempre, limitado lang yung oras, di ba? Kaya I feel na nagpaplano kayo talaga dito para ma-maximize ninyo ang stay ninyo dito, yung oras, no? Walang masayang. Maaring ang iba sa inyo naglilista na ng ipapasalubong, naglilista na kung anong bibilhin na ipapasalubong, yung mga ganon. So, tignan natin kung ano pa ang ganap for Gemini. Self-care, tend to your garden, Gemini, self-care. Maaring ang iba sa inyo dito, talagang puro trabaho, sub-sub sa trabaho siguro, no? At maaring wala na talaga kayong oras for yourself dito, Gemini. Kaya pinapanawagan na sa inyo dito na mag-self-care ka. It's about time na para isingit mo naman ang pag-aalaga sa inyong sarili. Always, you know, kahit ano man kayo kabisi, gaano man kayo kabisi, Gemini, always put your self on top of your priority, no? Yung pag-aalaga sa inyong sarili. Dahil, you know, kahit, let's say for example, madami kayong ginagawa, madami kayong trabaho, madami kayong obligasyon. Pero, tignan natin, di ba? Paano ninyo mapaperform ang lahat-lahat ng yan kung kayo ay hindi magandang pakiramdam? Paano ninyo magagawa ang lahat-lahat ng kailangan ninyong gawin kung may sakit kayo, di ba? Kaya, always prioritize your well-being, Gemini. Remember that health is wealth, di ba? Yun ang pinakamahalaga more than anything. Kasi magagawa ninyo ang lahat. Kaya ninyong gawin, i-perform ang lahat-lahat ng mga duties ninyo, obligation ninyo, responsibilidad ninyo kung healthy kayo. Diba? Kaya dapat you're always on top of your health talaga dito. Kaya ngayon, nire-remind kayo dito na tend to your garden, Gemini. It's about time na alagaan nyo naman din ang inyong sarili. Okay? Magpahinga, kumain, mag-meditate kayo. Yung ganon, mag-rejuvenate kayo.
So we have transformed, rise above any situation and become the best version of you. Ayan. So may transformation na mangyayari para sa iba sa inyo dito, Gemini. I feel that there are going to be a lot of realizations for you dito. No, maari talaga na magbibigay ng oras ng iba sa inyo dito para man lang makapag-muni-muni, makapag-solitude, makapagpahinga, you know? And with that, maari din talaga na may mga downloads na papasok sa inyo dito, Gemini. And maybe, you know, yung mga enlightenment na yung ganyan, yung mga gabay na maari ninyong madiskubre, no? Habang kayo ay nagmumuni-muni, habang kayo ay nagpapahinga, maaring yan ang magiging susi para mag-transform ka, no? Maaring yan ang magiging susi para baguhin mo na ngayon ang mga priorities ninyo, baguhin nyo na ngayon ang pagtingin ninyo sa sarili ninyo or pagtingin sa mga sa ibang bagay, sa ibang tao, sa mga sitwasyon, yung mga ganun, no? We also have adapt. You will get yourself where you want to be dahil napaka-adaptable mo, dahil napaka-flexible mo, Gemini. Kahit saan ka dalhin, kahit saan ka isiksik, talagang parang kakayanin mo ang sitwasyon, no? Dahil very flexible ka. You can easily adapt to changes, you can easily adapt to different environment, no? To a new environment. So, Gemini, that's all I have for you for today. I hope nakatulong ang mga mensaheng ito in some way. Thank you for watching. Love and light. Namaste. Hello, Libra! I hope you're doing well and this is your daily message for June 14, and this is for all Libra, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. General reading po ito, kaya hindi ito magra-resonate sa lahat. Kunin nyo lang po kung ano yung sasakto sa inyong sitwasyon. Thank you. Maraming salamat din po sa inyong mga comments at sa inyong pag-subscribe sa ating channel. Thank you for your support. Kung bago kayo rito, welcome po. At kung hindi pa po kayo nakakapag-subscribe, subscribe na po kayo para updated kayo sa mga readings. Thank you. And away lagi kayong safe at healthy lamang. Yun ang aking dasal para sa lahat, Libra. We have 10 of visions. Ayan. So, napakaganda. Very magical, no? Very magical ang mga pangyayari dito, Libra. I feel that there are going to be like magical moments dito na mararanasan ng iba sa inyo dito, Libra. Kasi you are blessed, no? You are blessed dito. There are going to be a flow of magical blessings na maari talagang dumating sa inyo, no? Libra, around this time. This could be material success, no? This could be material success. This could be happiness, no? Masaya ka, masaya ang iyong puso, masaya ang iyong pamilya, no? Lahat ng pangangailangan ninyo nandyan. Maaring kung ano yung gusto mong mangyari talaga sa pamilya mo, Libra, maaring yun talaga ang nangyayari. Kaya there is contentment, there is satisfaction and joy talaga na babalot sa inyo dito sa buong pamilya, no? This is just a very magical moment para sa inyo, Libra, dito na maaring hindi ninyo sukat akalain na, you know, kung ano yung wina-wish ninyo for your family, for yourself, ay parang yun ang nagmamanifest, ika nga, sa buhay ninyo. Kaya there is so much to be grateful for dito dahil ang daming blessings, no? Iba't ibang klaseng blessings ang maaring dumating sa inyo dito at this point, Libra. Kaya masaya lang, no? This is happy Libra and this is happy family of Libra na yun ang ganap dito. Masaya ang lahat, contented, ano, ang bawat isa. Change, as with the falling leaves, embrace change. And yes, kung ano man ang mga blessings na parating sa inyo dito, Libra, that is going to change your life, no? Na mas magiging magaang, masaya, contented, as I've said earlier, at yung parang wala ka nang hahanapin pa, no? Kaya kontento ka dahil parang kumpleto na kung anong pangangailangan ninyo. Parang yun ang nararanasan na ninyo, no? Hidden depths, you only see the surface, look beyond. Ayan, there is so much better or there is so much more than kung ano lang ang nakikita ninyo,
no? Maaring yung ano to, yung joy ito sa puso ninyo, no? Na parang tinitreasure talaga ninyo yung mga nangyayari sa buhay ninyo dito. Parang meron ditong emotional fulfillment, no? Merong emotional fulfillment dito na more than anything or more than material things na nai-enjoy ninyo, parang mas mahalaga para sa inyo dito yung emotional fulfillment na nararamdaman ninyo because of the blessings na dumadating sa buhay ninyo. And I feel na yung parang super well appreciated talaga ninyo ang mga blessings na to, because parang pakiramdam siguro ng iba sa inyo dito, niyayakap kayo ngayon ng Divine Universe, na yung parang alam mo yun, na parang pinaparamdam sa inyo na mahal ka ng Panginoon, mahal na mahal ka ng Divine Universe, kaya naman ganito kasaya, no, ang pinaparanas sa inyo, no? So we also have be present, use the hours, don't count them. Ayan, so be present, okay? Enjoy the moment. Now, Libra, bawat minuto na meron kayo, i-enjoy ninyo, i-savor ninyo, i-embrace ninyo yan. Because kung ano man yung mga nangyayari ngayon sa present moment ninyo, maaring ngayon mo lang yan mararanasan, no? Hindi mo na muling mararanasan yan exactly as it unfolds sa ngayon. Kaya kung ano ang meron ka ngayon sa present moment ninyo, maging focus ka dyan, no? Maging focus ka dyan, i-embrace mo yan, i-savor mo, i-enjoy mo. Dahil hindi na muling mangyayari yan the way it is happening right now. Okay? So, Libra, that's all I have for you for today. I hope nakatulong ang mga mensaheng ito in some way. Thank you for watching. Love and light. Namaste. Hello, Aquarius. I hope you're doing well. And this is your daily message po for June 14. And this is for all Aquarius, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. General reading po ito, kaya hindi ito magra-resonate sa lahat. Kunin nyo lang po kung ano yung sasakto sa inyong sitwasyon. Maraming salamat po sa inyong mga comments at sa inyong pag-subscribe sa ating channel. Thank you for your support. Kung bago po kayo rito at welcome po, at kung hindi pa po kayo nakakapag-subscribe, subscribe na po kayo para updated kayo sa mga readings. Thank you. Naway lagi kayong safe at healthy lamang. Yun po ang aking laging dasal para sa lahat. So, Aquarius, mensahe ninyo, Weaver of Spells. Ayan. So, parang ano ngayon, oozing, Aquarius, yung iyong creative prowess, yung mga creative ideas ninyo ngayon, parang talagang bumubuhos, no? Parang sino-showcase talaga ninyo dito, no, Aquarius? For others of you naman, I feel na you are very excited about something, no? Maaring may mga plano ka ngayon, maaring may mga gusto kang gawin ngayon na talagang super excited ka at hindi ka na makapaghintay ng bukas or sa isang araw, talagang ngayon mo na gustong simulan. No? Parang ganun ang ganap dito, Aquarius, na talagang ano ka, yung excitement level mo to the roof. Talaga, you're very passionate about this idea, no? Kung ano man ito, maaring sa trabaho yan, maaring personal na gusto mong gawin para sa sarili mo, maaring related din ito sa karera mo, no? Maaring may mga gusto kang gawin sa career mo na talagang you are very excited about it, no? Maaring ganun ang sitwasyon ng iba. Pero whatever that is, you know, talagang gagawin ninyo ang lahat. Gagawin ninyo ang lahat. Wala nang makakapigil sa inyo dito at talagang gusto nyo nang simulan. And, no? And I really feel dito na since you're very charismatic, no, Aquarius, ano ka dito eh, yung parang mag-a-attract ka dito ng mga tao na magsusupport sa'yo. Even if you don't ask for help, I feel na dahil sa excitement na nakikita sa'yo, parang bubuhos din ng suporta sa'yo dahil parang nahahawa sila sa excitement mo. Kaya excited na din sila na tulungan ka para ma-witness din nila ang tagumpay mo, no? Yung ganun. Kaya I feel na kung ano man tong binabalak ninyo, Aquarius, I feel that you're going to succeed there.
Kasi parang sa excitement mo na to, sa drive, sa determination, parang hindi mo to titigilan hanggat hindi mo to mapagtagumpayan, no? Retreat, never underestimate the healing power of a quiet moment. Ayan. So, ang iba naman sa inyo dito, you may need to put yourself into stillness, no? Parang panahon ngayon para magpahinga ka, mag-recharge ka, no? Mag-muni-muni ka, time to reflect, no? For some of you. Maaring this is a must, you know? We also have listen, be alert, the soft chiming bells call to nearby fairies. So, retreat and listen, ibig sabihin dito, Aquarius, na may mga downloads na parating sa inyo, no? Kaya tinatawagan ka na mag-retreat ka para maka-spend time alone ka so that you can relax your body, you can relax your mind, you know? You can step away, you know, temporarily doon sa mga pinagkakaabalahan ninyo, sa mga routine ninyo, yung mga ganun, no? Kaya may retreat na mensahe dito para sa inyo because maybe this is really what you need right now so that you can listen, no, to the downloads, so that you can listen to your heart, listen to your intuition dito para magabayan ka. Because siguro maaring dahil sa excitement ninyo, maaring hindi ka dito makapag-focus ng 100% because maaring ma-overwhelm ka ng excitement, di ba? Kaya I feel dito na before you embark on this idea na nagusto ninyong simula ng gawin, you know, mag-ano muna kayo, mag-solitude muna kayo, mag-retreat muna kayo, mag-spend time alone muna kayo, and really listen today to your intuition dito. Kasi, for sure, may mga mahahalagang gabay na gustong iparating sa inyong Panginoon to help you out navigate this situation ninyo na talagang para pagtagumpayan talaga ninyo, no? Patience, wait for the fruit to ripen. Ayan. So, may mga bagay talaga na hindi nirarush, no? Maaring, alam mo, napaka-importanting reminder ito para sa inyo, Aquarius. Kaya kailangan ninyo muna na mag-retreat because you need to listen to the guidance na gustong ipaalam sa iyo ang Divine Universe dito. And, you know, yung patience na mensahe na to, this is also an invitation for you na maging pasensyosa kayo, no? Instead na mag-jump in agad kayo sa kung ano man ang plano ninyo dito, be patient and do this first, no? Para talagang makasiguro kayo na makukuha ninyo ang mga gabay na to, makakapag-muni-muni kayo, makakapag-diskarte kayo ng mas maayos, mas maganda, no? Para mas maging efficient ang approach ninyo sa kung ano man na idea na to na gusto ninyong i-roll out, ba? Diba? And with that, you know, dahil I feel na gustong-gusto mo na talagang gawin ito, no? Kaya pinapanawagan sa inyo ngayon na teka muna, pasensya muna, no? Aquarius, be patient muna at this time because may mga mahalagang reminder or mahalagang guidance na kailangan mong malaman before you embark on this endeavor. No, Aquarius? So, that's all I have for you for today. I hope nakatulong ang mga mensaheng ito in some way. Thank you for watching. Love and light. Namaste.